Magandang araw po. Ito po yung project namin dito sa may Lijan. Lijan to sa may Kalsadang Bago, sa may Imus. Bali, ito po yung study room ni Ma'am yan. Request po kasi yan ang kanyang binata na meron siyang, hinanap ko pa talaga yan, yung nag-iiba-iba yung kulay ng strip light niya. So yan po, pinakumsiling namin. Dapat po pinalit na lang namin dun sa spandrel, dapat nakisami sa labas. Kasi since plain ceiling lang dapat to dito, so ito na lang na-request ni Ma'am, i-cube ceiling na lang kasi para maganda yung study room ng kanyang binata. So ito po ang gawa namin dito, is ni-renovate namin yung kanyang kwarto sa taas. Ito po yung sa baba niya. Bali, yung baba po na yan, naggawa na po yan dati. Bali, naka-redislab lang. Naka-redislab na siya. So, nagdugtong na lang kami dyan sa taas. Yan na lang yung ginawa namin, dugtong sa taas. Yan po yung kanyang study room dun sa taas. Tapos, may maliit na terrace. So, yan po yung yung kanyang request na grills is ganyan po talaga, since yung bunso niya, yun nga, baka umakyat-akyat dyan since mahilig nga siya. Lumabas talaga, hindi siya natatakot yung bunso. So yun yung concern ni Ma'am kung bakit pina-full yung grill. So kung makita niyo po, nakaano po yan, naka-eskwala dulo by dulo, tapos may tatlong nakatayo po. Tubular po ito. So kung ano nga po, kitang-kita sana yung design na yan kung hindi siya full na grill. So yun nga, since safety ang hinahanap dito ng ating kliyente, so yan nga po, pina-full niya yung grill. So may ano din po yan, may tiles din yan dun sa may ganto. So ito po, papasok tayo sa loob. Bali, ito kasi gawa na yan, so ayan, inaalis na namin yung aming mga tayong bakal, mga yung tinutungtungan kasi namin yan, yan. Pati yung mga ano na yan, yung halaman na yan, inano din yan ni Ma'am na palagyan. Ito dito dati open area lang siya, so ano na, pina-close na ni Ma'am, tapos pinalagyan na ng main door para may privacy na, tapos open na, para yung terrace nila pwede po maglabas, may privacy po sa loob. Yan po, nakaluna pa, so para sinandyan sila Ma'am sa baba para hindi aano yung alikabok. Tapos ito, nilagyan din natin dito si Ma'am sa taas ng cabinet. Kasi ito yung hagda na to, ano to, bakal siya. So, pinatiles din yan ni Ma'am. Bali, ito, yan, sa likod na yan, yung pinto na yan, ginawa din po namin yan. So, yan, siya, request ni Ma'am, may cornisa. So, yan po kasi, sabi ko, para hindi sayang yung space to, pinalagyan ng cabinet. So, yan po, solid door po yung mga ginamit. Yan, pati po kisa may ano lang po yan. Kumbaga, inayos lang namin yung mga, may mga ano po kasi yan, since plywood siya, so tumagal na rin, walang paint. May mga ano na, yung parang alam nyo yung nagka-crack-crack na gano'n. Tapos ito po, existing na po talaga itong mga cabinet nila. Bali, inano lang po namin yan, nirenovate na maging sliding door ang kanyang pintuan ng kanyang cabinet. Since dati, hindi nga po. So yan, pati yan, yung mga ano, pininterwahan na lang din po namin. So ito yung papuntang maliit niya na terrace. May ano din dito, pinto. So yan po, solid door din. Ang ginamit natin dyan. Yan, so ito pong ginamit dito, yung tiles is 40 by 40. So ano naman po yan, lahat naman po ng mga ginagamit na tiles is choices po ng kliyente namin. So ito po, bali, naka... Yung bintana niya po dito is naka-eskwala. So, yan po talaga. Meron siya sanang groove. May design doon. So, hindi na natin makikita doon. Since pag video natin siya ng malapit doon, nakafocus talaga siya. Hindi tayo makapenetrate ng makabuelo. Yan po. Kung makikita niyo yung design na yan. Then, dito sa ano, may tile siya. Tapos, ito po yung loob niyan. Yan po yung study room. So, ano na yan ni Ma'am. So, dati kasi, ang naka-plan po dyan is CR. So, nung tiningnan nga namin, wala naman siyang mga abang. Hindi namin alam mo saan pinakain. Then, ito po, kay Ma'am na po ito, yung pinto dun sa baba. Yung sliding door dun. So, pinaano ni Ma'am na maging swing door na lang dito sa may study room ng kanyang anak. So, inano na lang yan. Kumbaga, ang binayaran dyan is yung hamba, then yung pagtabas, yung pagkabit. So, parang nakalist din si Ma'am ng 2,000.
Yan po ang update ko dito sa Lydia na hindi po talaga ako nakapag-vlog nung nagsimula since yun nga medyo ano kasi dahil nga nandun sila ma'am, so parang privacy na rin na nandyan sila ma'am sa baba nakatira. So ito po i-update ko po kayo dun sa pinaka final finish niya na po. Maraming salamat po sa panonood. God bless.